my channel. Ayan, mag-share na naman po ako sa inyo ng aking bagong recipe. Ito po ay pang merienda. Kasi po, ang mga bata talaga mahilig sa merienda. Share ko po sa inyo yung aking ginawang. Ito na po. Ayan. Ayan, kita nyo naman po ito. Napakasarap po. Sticky rice stick with caramel. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Ito, charot. Kung paano ko po ito ginawa. Ayan. Ito ang ating sangkap sa paggawa ng sticky rice stick with caramel. Yan, kailangan po natin ng glutinous rice. Brown sugar. Oil. Water. Kaya naman, di pala makayos eh. Ebap at banana leaf. Ito po optional lang kung gusto nyong gumamit. Kasi yung iba, ang ginagamit po nila ay yung parchment paper. Ayan po, paano ba yan? Sisimulan ko na po. Magsisimula na po tayo. Ilalagay po natin ang ating glutinous rice. Mas mainam po na medyo malaki yung ating mapaglalamasan ng lagayan. Maging practical po kasi mas masarap pong magluto yung nakakamay lang tayo. Siyempre, alam naman po natin na kailangan maging malinis ang ating mga kamay. Yan. Kasi kahit gamitan po natin to ng spatula, mapipilitan pa rin po natin siyang lamasin. Yan. Ilalagay na po natin ang ating tubig. Sabi ko nga po, pakicheck po sa aking description box ang mga gamit kong sangkap. Yan po. Pag nahalo na po natin ito ng ganito at na-mix na natin ng mabuti, mapipilitan po tayong magkamay at kailangan po natin siyang i-massage. Yan. Ganito po, yan. A few moments later. Yan, ito na po ang ating nagawang glutinous rice na pinaghalong tubig. Kailangan po natin siya talagang manumanuhin kasi hindi po natin siya ma-massage na mabuti. Yan. Ayan po. Mas mainam po siya na mamassage ng mabuti. Ayan. Kita niyo po. Sobrang lagkit. Ayan. Ayan. Sisimula na po tayong maghulma ng stick. Napakasimple lang po kung gagawin niyo sa bahay. Madaling-madali lang pong gumawa ng merienda kung gugustuhin niyo lang po. Ayan. Start na tayo sa paggawa ng paghulma ng stick. Ayan. Ganito po. Bibiliutin po muna natin bago natin ilalapat. Kasi talaga pong malagkit siya. Pagtsatsagaan nyo lang po. Meron din naman pong gumagawa ng ganito. Gusto nila yung pilipit. Kung sa akin naman po, gusto ko po kasi stick lang. Ayan, ganyan po. Ayan. Ulitin nyo lang po uli. Yung ganito. Yan. Hanggang sa matapos nyo po yung inyong ginawang glutinous rice. Yan. Kung gusto nyo naman pong may design, pwede din naman po. May gumagawa nito na pilipit, may gumagawa ng style na parang donut. Yan. Ganyan lang po. Yan. Hanggang sa matapos po yung inyong paggawa. Ayan.
po. Nakita niyo na po yung aking ginawang sticky rice stick with caramel. Yan, ito po yung ipapried na po natin para makita niyo po yung magiging resulta niya. Yan, ilalagay na po natin ang ating mantika. Yan. Painitin po muna natin siya. Yan, kailangan po mahina ang ating apoy sa ating pagpapried. Ilalagay lang po natin dahan-dahan ang ating glutinous rice. Yan. Nagdikit na. Yan. Huwag po natin pababayaan magdikit ang ating pina-fry. Yan. Tatanggalin na po natin ang ating naluto. Okay. Yan. Masyado po siyang malagkit, dumidikit. Yan. Hindi po siya masyadong i-over sa luto kasi nilagay po siyang pumuputok. Pumuputok po siya. Napumutok talaga siya pag overcooking na. Mantika na po akong mapaso. Ito na po yung aking nagawang sticky rice stick. Yan. Lalagyan na po natin ito ng caramel. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po lulutuin yung kanyang caramel. Yan. Magka-caramelize na po tayo ng ating sauce. Kailangan po mahina ang ating apoy para hindi po siya masunog. Yan. Ilalagay na rin po natin ang ating kimbap. Ayan, ito na po. Kailangan po nating tunawin mabuti yung asukal. Ayan. Dapat po ito ay malapot na malapot. Mahina ang apoy at pagtsatsagaan po nating haluin. Ayan, ito na po. Ididip lang po natin itong ating patay-sindi. Ang dinidip, ay hindi mali. Lalagyan lang po natin ng caramel ang ating sticky rice stick. Yan. Wow. Ang aking ginawang sticky rice stick with caramel. Yan. Try nyo po sa inyong mga bahay. Ah, ito po. Titikman ko na po. Yan. Kita nyo naman po ang kanyang sarap. Napakasarap po.
Masarap po ito pag kinakain nyo sa tang-ulan at meron kayong kape. Tiyari. Wow! Shoutout muna po kay Paupaw Sinense. Yan. Shoutout din po kay Michelle Balanay. Kay Diana Rose Ramos. Kay Mrs. A. TV. At kay Medina TV. Shoutout din po at kay Ismaela Dibela. At shoutout din po kay Roel Resicio. At kay anak ng Odioganon. O paano po ba yan? Maraming salamat po sa walang sawang panonood ng aking mga video. Itry niyo po sa inyong mga tahanan ang aking mga recipe. Tiyak na magugustuhan po ito ng inyong mga kapamilya. O paano po ba yan, mga madam, mga sir? Huwag niyo pong kalilimutan, paki-like at paki-subscribe ng aking YouTube channel. Paki-click na rin po ang bell para mag-notify po sa inyo ang aking mga video. Paano po ba yan? Bye-bye! God bless!